Araw po muli sa lahat ng ating tagapakinig ng Bible Study on the Air. Ating pong topic ay we talk about salvation. Is it salvation? Is it for all? Bago tayo magsimula sa ating paksa, nais po nating tawagin si Pastor Fidel para sa ating pong panalangin. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, sumasa sa langit, sambahin ang ngalan mo. Kami pinagpapasalamat muli sa araw na ito na kung saan narito po, Panginoon, ang Bible Study on the Air ay muli ay kakaharapin, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita o pangipahayag sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Samahan niyo po kami, dakilang Diyos, at hayaan niyo po, Ama, na ang karunong kaalaman igawad niyo po sa inyong mga lingkod, at hayaan niyo rin po, Panginoon, ang liwanag mula sa iyong salita ay manahan din sa mga nanonood sa gabing ito. Samahan niyo po kami, dakilang Diyos, at hayaan niyo po na ang buong katotohanan at liwanag yung salita ay mangyari sa gabing ito. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri, pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen po. So ang ating pong topic ngayon ay salvation, is it for all? Ang kaligtasan po ba ay para sa lahat? No? Tingnan muna natin na Pastor James, yung ibig sabihin talaga, yung true meaning ng salvation. Pag sinabi nating totoong kahulugan ng salitang kaligtasan, ano ba ito? Alam mo, Pastor, yung salitang kaligtasan kasi Oo. Ay parang lingid doon sa salitang salvation. Oo. Kasi pag sinabi mong kaligtasan, kadalasan nasasabi natin sa English salvation. Pero pag tinignan mo talaga yung root word ng salitang salvation, alam mo galing yan sa salitang salvage. Yun. May sinalvage. May sinalvage. Oo, kaya kung bakit nagkaroon ng kaligtasan, ibig sabihin merong nagbayad ng kasalanan natin o merong pumalit as ransom at siya ngayon yung lumabas na nagligtas sa atin. Kasi tayo yung nagkasala, tayo yung nagkulang at tayo yung binihag ng kalaban. Mm-hmm. Kailangan tayong palayain, yun ang requirement ng law. Unless there is the shedding of blood, walang kaligtasan. Kaya yung meaning ng salvation na naintindihan ng ilan, lingid dun sa sinasabi ng Bible na salvation. Talagang ang salvation kay Jesus lang talaga. Okay. So, Pastor Mo, yung sinasabi kasi sa Luke chapter 13, verse 22 saka verse 23, ito yung very, very common na tanong ng mga tao ngayon no? Parang katulad na itong tanong na ito, marami ba ang maliligtas o kaunti? Opo, yan po ay ilan po talaga sa mga mga tinatanong. Sa Luke, ano? Opo. Sabi po diyan sa Luke chapter 13 verse 22 to 23, and he went through the cities and villages teaching and journeying toward Jerusalem. And the verse 23, then one said to him, "Lord, are there few who are saved?" Kaya isa po yan talaga na na mga tanong po nila, yung tinanong po nila si Jesus. Mm-hmm. Talaga konti lang po ba o marami po ang masasave? Yan po, malino po sinabi po sa kanya. Yan ang lagi natin narinig sa mga iba't ibang denomination, ano? Mm-hmm. Kaya dito kayo, pag sumanib kayo sa amin, maliligtas kayo. Oh. Gusto po nating linawin sa araw na ito, ang talagang kahulugan po ng ibig sabihin ng kaligtasan, katulad po ng katanungan ng isang lalaki nung panahon ni Kristo sa Luke chapter 13, sabi niya, well, nalilito rin siya. Ha?
konti lang bang maliligtas? So, ba't kaya, Pastor, tinanong niya, no? Ba't kailangan bang tanongin yung tanong na yun? Parang, di ba kasama naman nila si Jesus? Narinig nila yung turo ni Jesus? And then, habang narinig nila yung turo, nangangaral si Jesus, nabuo sa isip niya yun. At nilapitan niya si Jesus, tinanong niya. Very interesting question, ano? Talaga bang konti lang maliligtas? So, what is the true meaning of salvation? Yan. Kasi para makita natin, Pastor Vic, eh, di ba? Opo, meron po tayong mga ilang mga references po. Katulad po ng Matthew 8:25, Mark 13:20. Ang tinutukoy po dito po na kahulugan in the biblical perspective, ang meaning po ng salvation po ay marami po in the Bible. Ang salvation po pwedeng material or temporal deliverance from danger or suffering. Parang physical. Sa spiritual na aspeto naman po, spiritual and eternal deliverance by God through Christ. And yung pinaka-isa po ay deliverance from the bondage of sin through the Lord Jesus Christ and the power of God. Basta pinag-usapan natin yung kaligtasan, ito either physically, materially, all aspect, emotionally, spiritually. No, in general, ito yung kahulugan na ito, no? Ngayon magsisimula po tayo, since gusto natin marinig po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Biblia. Eh, si Pastor Rick ang tawagin natin. Pastor Rick, ano ba talaga yung pag sinabi mong naligtas ka? Sa gutom ba to? Saan ba to? Saan ka ba naligtas? Oo. Bigyan mo nga kami ng ilang illustration dito. Siguro mag-uumpisa tayo doon sa kalagayan ng tao, Pastor. Tayo ay, ang tao ay makasalanan. Ang sabi ng Biblia. Sino ba yung nangangailangan ng kaligtasan? Sino ang nangangailangan ng kaligtasan? Oo. So, sino nga ba? Sabi nga ng Biblia, lahat daw ay nagkasala. So, mm-hmm. Lahat tayo, basically, lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Mm-hmm. So, may sinasabi ang Biblia rin, no? It's not a chosen few. Not a chosen few. Ang kaligtasan po ay ibinigay ng Diyos para sa lahat. May He offer His Son. Sabi ng John chapter 3, verse 16, ano? That for whosoever believe in Him shall not perish. So, ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa magitan ng Kanyang anak dahil sa Kanyang pagsinta at pagmamahal sa sanglibutan. At ang sino mang sumampalataya sa Kanyang anak ay mayroon pong buhay ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Amen. Maliligtas. Now, sino ba yung nangangailangan ng kaligtasan, Pastor Ryan? Ang nangangailangan po ng kaligtasan ay yung mga destined po sa death. Sabi po ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. At sabi rin po doon na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat po tayo na nabuhay sa mundo, dahil tayo po ay descendant din ni Adan, tayo po ay mayroong kasalanan. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Kaya tayo pong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Dahil tayo po'y minsan nagkasala o minsan po tayo na hiwalay. Sabi nila sa akin, yung tatay niya Christian, yung nanay niya Christian, kaya siya Christian na rin. Hindi po namamana ang pangalan nga niya Christian eh. Ako po Christian ako eh, pero kinailangan ko pa rin si Jesus para ako po'y maligtas. Okay. Si Pastor Fidel. Pastor Fidel. Opo, katotohanan po ito ay, alam niyo po, napagandang tanong po to sa Luke chapter 13, ano? Na kung saan kasama si Jesus, at marami din pong tao na kung saan ay nakapalibot doon. Mm. Kaya na-brought out po itong tanong na to. Mm. So ang katotohanan po yung salvation is available for people. Ito pinasulat sa Joel chapter 2, na kung saan pinutanayan po doon na ang kaligtasan ay para sa lahat, na kung saan tayo makasalanan. So Jesus come for our sake dahil tayo po ay makasalanan. So siya po yung namatay sa cross, dahil din po sa ating mga kasalanan. Kaya nais po niya tayo ihango doon sa pagkasala. Ito po yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Parang sinasabi natin, sino ba talaga nangangailangan ng kaligtasan, ano? Mm-hmm. Eh, simple po eh, yung hindi paligtas. Amen. No? Yung mga hindi pa naliligtas, yun ang nangangailangan. Kasi kung ligtas ka na, bakit mo kailangan ng kaligtasan? Amen. Now, ito po yung isang topic o paksa na in general, pag tinignan po natin, maraming katanungan pa rin ang nailalagay sa isip natin. Sino ba talaga ang tagapagligtas? Ngayon,
Ang Biblia nagbibigay sa atin ng malinaw na sagot patungkol sa tinatawag na kaligtasan. Sino ba talaga yung tagapagligtas? Kasi po maraming relihiyon na nagtuturo niyan eh. Wala daw pong makalalapit po sa ating pong Panginoong Diyos, Ama, kung ano po, kung wala pong ating pong Panginoong Hesus. Meron pa ako narinig na ang pag nagmiyembro ka sa kanila, maliligtas ka. Log in na sa UCA Online, kung saan ang pag-aaral ng iyong anak ay enjoyable at angkop sa kanya. Hi kids! My name is Teacher Shay. Welcome to our online class. Study and learn! Matututo siyang magsulat, magbasa, at gumawa ng arts and crafts. Color mixing is truly amazing! Red and yellow, we will have orange. Tuturuan din siya ng magagandang asal at pangangalaga sa kanyang katawan. Before we start our lesson, let's pray. Using a clean towel, she dried herself. She wore her new school uniform, a blue dress with a ribbon. May kantahan at sayawan din. Lahat ng iyan ay alinsunod sa K-12 curriculum. Great! Kaya ano pang hinihintay nyo? Register and enroll now sa UCA Online. Ang tagapagligtas, Pastor James, sino ba talaga? Alam nyo, kasi ang daming nagtuturo na ang daming tagapagligtas. Mga iba-ibang mga paniniwala eh. Oo. Yung ibang paniniwala, nagtuturo sila ng tinatawag na enlightenment, lalo na sa mga Buddhist na paniniwala, no? At meron silang laging kinikilalang isang supreme being na iba-iba yung tawag. Ngayon, ang Biblia nagbibigay sa atin ng malinaw na sagot patungkol sa tinatawag na kaligtasan at tagapagligtas. Kasi merong mga ibang mga paniniwala na nagsasabing makapiling mo yung Diyos. Pero hindi sila nagbibigay ng tagapagligtas. Kung hindi, laging merong daan, merong practices, merong religious mga rituals na kailangan gawin at hindi nagbibigay o nagtuturo sa tagapagligtas. Bagkos parang ang general outview ng lahat is parang gawin mo ito para maligtas ka. So napupunta sa religious practices ang nangyayari. Rather na yung sinasabi ng Bible
na merong namatay sa krus at yun, sinasabing siya yung tagapamagitan ng mga taong makasalanan at ang Diyos na banal. Kaya kung bakit siya ay nagkatawang tao at dahil doon naging free, naging available ang salvation para sa lahat. Yun yung si Jesus Christ. Opo, ay talaga pong malinaw po kasi na sinabi po ng ating pong Panginoong Jesus, no, sa John 14 verse 6, na sabi doon, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Eh, wala daw pong makalalapit po sa ating pong Panginoong Diyos, Ama, kung ano po, kung wala pong ating pong Panginoong Jesus. Oo, hindi po tayo dadaan sa ano po, sa ating pong Panginoong Jesus na tanging lamang makapagliligtas. Eh kaya nga po, ano po, yung iba sabi nga po ni Pastor, no, yung mga rituals na ginagawa, mabait daw po sila, Pastor. Eh, makikita nyo nga po, ano po, eh, Pastor, nag-church naman ako lagi. May narinig pa nga po, nagsabi po sa akin, hindi naman po ako nakakalimot po, Pastor. Kaya ano po yun? Parang ordinary ko naririnig yun, ha? Yun po yung kadalasan po kasi, hindi Pastor. Hindi nag-church pero hindi nakakalimot. Opo, hindi sila nawawala sa Panginoon. Pwede pala yun, ano? Very curious ako talaga. Yung hindi nag-church, pero pag tinanong mo, hindi naman po ako nakakalimot. Sabi, hindi na nakakalimot sa taas. Hindi ko malaman tuloy kung second floor o third floor yung taas. So, condo pastor, mas mataas yun. Oo. So, gusto nating makita at malaman ngayong araw, pag sinabi po nating sino ba talaga yung tagapagligtas, kasi po maraming relihiyon na nagtuturo niyan eh. Amen. Sabi ni Buddha, sa turo ni Buddha, ma-enlightened ka. No? Maliliwanagan ka. Through meditation, di ba? No. Siguro, brown out kasi noon. Kaya nga, marami pong relihiyon na nagtuturo ng iba't ibang mga kaparaanan. Sabi natin, yung dito raw ang kaligtasan ay, lalo na sa Hindu, nakakalito eh. Marami po silang Diyos. Hindi ko ma-memorize ang daming Diyos nila doon eh. Oo. Meron pang animalistic practices. Oo. No? Sa Muslim, ganun din eh. Pero si Muhammad hindi nagturo ng kaligtasan eh. Hindi siya kasi tagapagligtas eh. Hindi siya nagtuturo. Ang sinasabi lang po ng mga Muslim, kapag ginawa mo to, meron kang reward sa langit. Kapag ikay pumatay ng ganito, meron kang reward. So, ang tinuturo po nila, reward. Wala talagang ito. Hindi naman din siya sinabi, ako yung tagapagligtas. Wala po silang ganun kasi. Oo, hindi niya sinabi. Sa Biblia po, sa tanging Biblia lamang masusumpungan natin yung salitang kaligtasan. Nag-angkin ng kaligtasan. Amen. Ibig sabihin, from the first book of Genesis, itinuturo po na, tinuturo na po, na ang tagapagligtas talaga ay ang Panginoong Diyos. Wala na pong iba, Pastor. Wala nang iba. Panginoong Diyos talaga ang tagapagligtas. Ngayon, itinuturo sa Biblia, sa bagong tipan, ninais ng Diyos Ama na ipadala ang kanyang anak upang sa magitan nun, ang sinumang sumampalataya sa kanyang anak ay maligtas. Amen. No, so, hindi po siya irrelevant, kundi in consonance po siya doon sa turo, no? Sa Old Testament, ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas. Sa Bagong Tipan, nagkatawang tao ang kanyang anak na si Jesus, na siyang sinabi ng Ama na ang sinumang sumampalataya sa aking anak ay may buhay na walang hanggan. Sa mga Gawa 4:12. Ayan, ano? So, tinitignan po natin kasi sa panahon po ngayon, meron pa ako narinig na ang pag nagmiyembro ka sa kanila, maliligtas ka. Ayun. So, ito po yung medyo mabigat na claim, ano? Palagi ko, alam ni Pastor, Pastor Rick yung sagot. Ano ba yung sagot nun? Pag nagmiyembro ka sa kanila, tsaka ka lang maliligtas. Totoo ba ang simbahan nila nakakapagligtas? Wala pong ganong nakasulat sa Bible eh. Nahanap mo. Hindi nakapagligtas ang anumang simbahan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Sabi nga ng Bible eh, there is no other name under heaven whereby we must be saved. Mm-hmm. Si Christ lamang. Acts 4:12. Amen. Opo. Baka naman iba yung Bible na hawak nila. Ay, baka iba. Pastor Fidel. Opo, makikita po natin sa Hosea chapter 13 na kung saan nakalagay po sa verse 4. Sabi po doon, yet I am the Lord your God, even since land of Egypt, and you shall know no God but me.
for there is no Savior beside me. Sinapakaliwanag po ito. At yun nga po. At, walang iba. Walang iba. Kundi ako lamang. At ito po yung kinote ni Paul na sinabi rin po niya na walang ibang tagapagligtas by Jesus Christ alone lamang po. Amen. Sabi niya sa Timothy, no? There is one God and one mediator between God and man. Amen. The man, Christ Jesus. Amen. James. Mabigat yung ano, mabigat yung claim ng iba eh. Kasi sinasabi nila na yung kaligtasan daw ay sa pamamagitan nung parang hawig doon sa Old Testament. Kaya nga yung kanina binanggit natin yung kanina, sabi natin yung mga paniniwalang luma, maintindihan natin na laging ang kaligtasan sa kanila ay yung pagiging kasama o kasapi ng grupo na yon. Kasi nandun sa kanila yung tinatawag na, kaya sabi kanina ang dinidiscuss tungkol sa reward, tungkol sa ano, kasi hindi nila dinidiscuss yung kaligtasan dahil ang kaligtasan sa kanila ay pag naanib ka na sa kanila. Automatically, gagawin mo na lang yung mga panukala o mga religious practices para magpatuloy ka dun. Ang problema, walang nag-declare o walang namagitan, walang nagsabi na ito ang daan papuntang kaligtasan, ito papuntang langit. Walang ganon. Opo. Ngunit si Jesus sa Bible, nagkaroon siya ng tinatawag na declaration. Katulad nung sinabi kanina ni Pastor Mo, no, sa John 14, no, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Kadalasan, nagkakaroon dito ng tinatawag na iba-ibang unawa. Naintindihan natin, naniniwala tayo na Jesus is the way. Pero bakit naggagawa tayo o na igi-imbento tayo o naniniwala tayo na parang may iba pang daan? Katulad ng religion, katulad ng... Eh, sabi na nga natin si Jesus na nga yung way. Bakit meron pang iba pa? Hindi natin minamasama yun, James, yung religion. Ano? Lilinawin lang namin. Ano? Ang ating pumpaksa ngayong araw ay about salvation. Now, let me clarify this. Salvation is used by God. Kasi kung wala naman pong relihiyon, eh sino po magtuturo? Kasi yun po ang nagdadala ng salita ng Diyos. Sila po yung nagpapahayag ng salita ng Diyos, katulad po namin. At amin po i-discuss sa inyo later on kung bakit po ganun yung ating pananaw pagdating po sa usaping kaligtasan. Pastor Vic. Dagdagan po natin po ng konti po doon. Ang religion kasi, all religion, ang kanilang ultimate goal ay lahat ng tao mapalapit sa Diyos. Kaya nga po titignan po natin, ano ba kahulugan talaga ng salvation or sino ba ang dapat maliligtas o sino ang tagapagligtas? Ang kahulugan po, I just want to read John 1:14. The Word became flesh and made His dwelling among us. We seen His glory, the glory of the One and only who came from the Father, full of grace and truth. Yung salita kasing He dwelt among us, yung salitang Emmanuel, God is with us. Now the word soter or tingnan muna po natin yung soteriology is the study of salvation. And yung soter is siya po yung deliverance, siya yung savior. Pag sinabi natin savior, Jesus, Christ, Christos, the anointed one, so He is the deliverer, He is the preserver of our life. Kaya po siya lamang yung pwedeng magligtas sa atin. Sa Biblia, walang duda, no? There is no confusion na tulad po ng senior ko sa inyo kanina na mababasa po natin sa Old Testament, talaga naman ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas natin. Eh. Oh. Nabago ba yun sa New Testament? Hindi po eh. Hindi po eh. Amen. Sapagkat meron naman tayo iisang Diyos. Amen. Na tagapagligtas. Amen. Sa panahong ito, o sa panahon ng New Testament, ninais ng Diyos Ama na ang kanyang anak ang kanyang ipadala. May isang Diyos, isang layunin, isang representasyon na kung saan ang sino mang sumampalataya sa kanya ay may buhay na walang hanggan. The problem is, there is always a wrong notion. Ito'y pag-aaralan natin at gusto natin makita yung wrong notion, eh, no? Yung maling akala. Sincere, pero wrong notion, yung maling, yung mga ano mo, maling pamamaraan. Naalala mo si ano si Saul? Oo. Oh, na naging Pablo. Ang talagang nasa puso talaga niya ay paglilingkod sa Diyos. Kaya nga
parang hinahunting niya yung mga Christian eh. Pinersecute niya. Kasi basically meron siyang ano, may sulpina siya, meron siyang warrant of arrest. Mission order. Meron talaga mission order at ang trabaho talaga niya with all his heart, ginagawa niya yun para sa Diyos. Para siyang sheriff, no? Sheriff talaga, pastor. Tapos pag nahuli na niya, ayun, papakulong o kaya papapatay. Isintensyahan niya nga. Oo nga eh. So ang lumalabas nito sa puso niya, talagang naghahanap talaga siya ng Diyos. Yun nga lang, mali yung napaniwalaan niya. Yung wrong notion. Oo, yung wrong notion na yun. Oo, yung... Paliwanag mo nga ito, Pastor Mo. Eh, kasi po, marami po kasing ano po eh, ang tao, syempre po, madali pong maniwala sa ano man pong mga ano po, sabi-sabi ng ilan. Eh, dapat ang tinitingnan po niya lang kasi... Tradisyon. Opo, yung mga tradisyon, yung mga kinalakihan ritual. Kinalakihan na namin to eh. Yan, opo. Iba-iba po kasi yung kultura ng tao eh. Oo, pero ano po yun, dapat titingnan po natin yan doon sa basis po ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Yung sabi po ng iba, ang notion ng iba, eh, Pastor, nag-church naman ako. Yung sabi-sabi lang yun. Yun po, nag-church nga daw sila. Yun daw po, ligtas na po sila. Kaya pakaramdam nila, bless po sila, pakaramdam po nila, eh, yun po, sila po ay makararating na po at makakuha doon sa pinangakong kaligtasan ng Panginoon. Oh, pero pinakamahalaga doon ay yung pagkatapos ni Apostol Pablong gawin yon, o hindi pa siya apostol, Saul pa lang siya noon, eh kinatagpo siya ng Diyos. Amen. At yun yung pinaka turning point ng buhay niya. Kasi paano naman niya matutuklasan yung katotohanan? Eh alam niya nasa totoo na siya eh. Nabuksan po, no po. Nung kinatagpo siya ng Diyos. Kaya nga yung pakikinig natin ng salita ng Panginoon, yun po yung pamamaraan, o actually yung religion itself, ay pamamaraan para makasampong natin ng Diyos. Pero kailangan, hindi yung religion, yung religion ang gamitin nating ano, tagapagligtas. Kasi, hindi, pwede bang maging tagapagligtas ang religion? Hindi. Hindi po. At hindi na muna natin, lilinawin natin to once and for all. Okay. Ginagamit po ng Diyos ang relihiyon kasi po siya po yung naatasan ng Panginoong Diyos na maghayag, mangaral at magsagawa ng mga bagay-bagay tungkol sa Diyos. In short, siya po yung inilagay ng Panginoon na mamahala, magpatakbo o magsaayos ng pamamaraan ng kaligtasan. Ngunit ang ating katanungan kasi ay sino ba talaga ang tagapagligtas? Bagamat ang relihiyon ay ginagamit ng Diyos sa mga kaparaanan ng Diyos sa kaligtasan, hindi po sinasabi ng Biblia na ang relihiyon ay tagapagligtas. Hindi po nawawala ang tagapagligtas at napapalitan ng relihiyon. At yun po yung ating gustong i-share ngayon, no? I-discuss. Na malinaw pa po sa Biblia na we're not against religion kasi lahat po tayo nanduroon eh. Yun po yung mga ginagamit ng Diyos, pamamaraan. Pero pagdating po sa usaping kaligtasan, meron lang po tayong isang tagapagligtas. Amen. Ang ating Panginoong Hesukristo, Pastor Ryan. Opo, kasi po kung titingnan po natin lahat ng relihiyon, ang lagi po nilang parang kinahantungan ay gawa. Eh ang sayo po ng Biblia, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng grasya ng Panginoon at sa ating pananampalataya. Kasi minsan po sa mga tao, madalas sa mga tao, hindi niya mapaniwalaan yung hindi niya nakikita. Kailangan niyang gumawa, kailangan niyang gumawa ng mabuting mga bagay. Hindi tayo laban sa mabuting gawa. O, pero hindi din po yun na nagliligtas sa atin. Ang mabuting gawa po ay bunga na ng ating kaligtasan. Kaya tayo gumagawa ng mabuting gawa dahil naintindihan natin na meron pang ibang taong kailangan ng mabubuting gawa na ginawa sa atin ng Panginoon minsan din. Pastor, Pastor Fidel. Opo, isa sa mga katotohanan ito na tama po yun, na walang ibang daan, walang ibang tulay, kundi ang Panginoon lamang. Naalala ko lang po na ito po ay isang totoong pangyari na may kakilala po ako na ang sa simula, akala niya ito nalaga yung tama. Dahil yun eh, akala niya na paglilingkod talaga sa Diyos hanggang sa nasumpungan niya dahil may pangako po kapag kayo pumunta sa lugar na ito, safe kayo, ligtas, at doon gaganda ang buhay niyo. So, hindi mo paniniwala. Ibininta nila yung kalimari-harian para lang pumunta doon. Then after nun, doon na nilalaman katotohanan. Nascam so, pala sila. At ang katotohanan po ito, yun, no? Kagaya po ni Paul, nagkaroon po siya ng personal encounter sa Diyos. Amen. Na bago ang takbo ng kanyang buhay at naging pastor na po siya ngayon. At yun po, nas tuklasan niya ang katotohanan na walang ibang tagapagligtas talaga
kundi ang ating Panginoon Jesus lamang. Hindi ang simbahan, hindi ang sino man tao, ang Panginoon Jesus lamang talaga. So sa course of time, yung ating pong pagsasaliksik at paghahanap ng tunay na kaligtasan ay hindi po mamimit maliban po magsimula po tayong magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Sapagkat doon po natin siya nasusumpungan yung katotohanan. Amen. Now, Pastor, balikan ko yung ano yung kanina. Sabi kasi nung disipulo, eh konti lang ba yung maliligtas? Oo. Kasi yung kaligtasan, alam na natin si Kristo. Actually, kasunod nga nila si Kristo. Sabi, nangangaral si Kristo at pinapangaral ni Kristo ang kaharian ng Diyos. Paano ba pumasok dito? Basically, related sa salvation at kaharian ng Panginoon. Di, pero tanong nung disipulo, konti lang ba talaga maliligtas? Di, totoo yun. Maski na sa ngayon, yun ang maraming tanong. Oh. Oh, na hindi ba lahat maliligtas? Ganun. Konti lang ba talaga maliligtas? Kalooban ba ng Diyos na kaunti ang maligtas? Yun. Siguro yun ang... Tatanong pa sa nagkatangi ba ang Panginoon? Sa totoo lang, pati na po yung kaligtasan, pinapalitan minsan ito ng tradisyon. Maraming tagapagligtas, Pastor, parang hindi tama yun. Bakit naman? Hindi sinagot ni Jesus ng ganon. Bagkos, iba yung sinagot ni Jesus. O, sabi ng Biblia, hindi po makapagliligtas ang tao. Amen. Log in na sa UCA Online, kung saan ang pag-aaral ay enjoyable at exciting. Hi students! Welcome to our online science class. Practice is the key to improve your ability. I-explore ang exciting at adventurous na math at science. When a solute is dissolved in a solvent, the mass of the resultant solution is a sum of the mass of the solute and the solvent. Mass of solution equals mass of solute plus mass of solvent. In sets, this kind of mix are combinations or what we call union or intersection. The union of a set is the result of adding or combining the elements of two or more sets. The symbol for union is sometimes called the cup because it looks like a small version of the letter U. Libutin ang masayang mundo ng vocabulary at panitikan sa English at Filipino. Does your family tell stories about things that happened in your family long ago? What types of stories do they tell? The word myth comes from the Greek word mythos, which means to tell a story. At hanggang ngayon ay makapagturo ng magandang pag-uugali at maayos ang pakikituro sa kapwa na dadalhin nila hanggang paglaki para na rin sa ikagaganda ng ating pamayanan. Sa kilalang manunulat ay si Dr. Jose Pirizal na may akda ng pabulang Ang Pagong at Ang Matching. Matuto sa mga aral ng kasaysayan at kabutihang asal sa araling panlipunan at values education. At sa mga sinaunang sibilisasyon, ang mga ilog ang naging pangunahing sali sa pag-usbong ng mga ito. Naipaliliwanag din ito ang nagbabagong posisyon ng mga kontinente sa loob ng milyong-milyong taon. At palakasin ang imahinasyon at katawan sa MAPE at TLE. During this period of development, teenagers experience certain body changes, behaviors, emotions, and situations. A business opportunity involves the sales of any product or services that will enable an entrepreneur to begin a business. They are usually associated by a lot of risk. Business risks are inherent in all kinds of business. Lahat ng iyan ay alinsunod sa K-12 curriculum. Let's think about it. Kaya ano pang hinihintay nyo? Register and enroll now sa UCA Online. Hindi ba lahat maliligtas ganun? Kasi parang konti eh. Yung tanong niya kasi, explosive. Pastor, konti ba? Konti lang ba talaga maligtas? Kalooban ba ng Diyos na kaunti ang maligtas? Yun. Siguro yun ang... Tatanong pa sa nagkatangi ba ang Panginoon? Oo, nagtatangi ba? Parang exclusive lang ba to sa mga... ano ba ito? Specific religion. Sa mga nakarinig famous. Lang siguro. Paano ba yan? Ito po yung sinasabi ng Biblia, no? Pag tinignan po natin mabuti... Sa totoo lang, pati na po yung kaligtasan, pinapalitan minsan ito ng tradisyon. Oo nga.
Kasi nagkakaroon po ng minsang manipulasyon eh. Marami po, Pastor, dito sa mundo. Minsan makakakita tayo na reliyon eh, nakalagay pangalan ni Jesus eh. Oo. Pero para sa kanila, si Jesus, tao lang. Hindi yun ang tinuturo. Eh, sabi ko nga eh, boy, kung tao lang sa inyo si Jesus eh, di ang tagapagligtas niyo tao, hindi Diyos. Sa amin ang tagapagligtas namin ni Diyos eh. Oo. Eh, Old Testament pa lang, Diyos na po talagang ano po, Pastor. Oo nga. Tagapagligtas. Eh, nalilito marami. Parang nangyari ika na yung reliyon yun, nagtuturo na si Kristo ay tao lamang, tapos ang kanilang tagapagligtas eh si Kristo na tao lamang. O eh sabi ng Biblia hindi po makapagliligtas ang tao eh. Amen. Ang Diyos lamang. Eh, ako nga kahit anong sikap ko hindi ako makapagligtas ng tao eh. Kasi tao rin ako eh. Ngayon, kung ang inyong tagapagligtas at ang reliyon niyo nagtuturo na si Kristo ay tao lamang, at sasabihin niya dito lang kayo pumasok at kayo maliligtas, eh medyo may manipulasyon po yung turo. Hindi po namin makita sa totoong turo ng Biblia yung ganung uri ng aral. Merong misleading. Oo nga. No? Merong mga eh sabi naman ng iba, eh naniniwala naman kami kay Kristo eh. Pero bukod kay Kristo, meron pa kaming ibang tagapagligtas, maraming pinaniniwalaan. Ako, ito yung pag-uusapan na ano, dapat medyo pahahan eh. Naniniwala na naman kay Kristo lamang. Oo naman. Pero bukod kay Kristo, meron pang iba. Parang ay, parang ito ay parang menu. Kapag gantong panahon. At iba pa. Ah, eh, Pastor, meron. Hindi na po Kristo lamang po yun. Kasi meron po kasunod eh. At iba pa. Oh, Jesus iba Christ pa. And full cast. Pastor, maliwanag mo ngayon. Bakit ba ganun? Meron pang iba pa? Eh, yun nga po eh. Kasi nga po malinaw po. Nasabi po na salita ng Panginoon sa John 14 verse 6, no one can come to the Father except through me. Yung word na except, ano? Opo, except talaga. Ibig sabihin, wala na pong iba. Acts 4:12, ano po? There's no other name under the heaven in which man can be saved, but only to, ano po, sa ating pong Panginoong Jesus. Oo. Eh, ang sagot sa akin, Pastor, kasi mas sigurista ako sa inyo. Mas marami. Malay mo, ika. Eh, yung prinsipyo kasi sinusunod nila, prinsipyo ng networking. Wala. Mag daw ilagay yung itlog sa isang basket. Eh, sabi ko marami siya itlog eh. Investment pa yun. Bukod siya sa naniniwala siya na si Kristo ang tagapagligtas, para daw makasiguro siya, pati daw si Maria, sinama na niya. Kaya nananalangin daw siya kay Jesus, nananalangin siya kay Mary. Sigurista talaga. Tapos para daw kahit na ano, para sa santo ninyo, nananalangin din siya ng kaligtasan. So, et cetera. Kasi hawak ni Pedro yung kasi susunan. Sa dami daw ng kanyang pinalanginan ng kaligtasan, sigurado daw siya maliligtas. Grabe po yun. Hindi ko alam kung saan nabasa ang Biblia, no? Pero yan po eh, parang nangyayari sa atin sa araw. Parang may palakasan yata, Pastor, sa langit. Hindi, paniguraduhan yun. Paniguraduhan. Sige nga, Pastor, alam ni Pastor Rick ito eh. Yung maraming tagapagligtas, Pastor, parang hindi tama yun eh. Bakit naman? Kung babalikan natin yung sa Old Testament, sa commandments, sabi ng Panginoon eh, siya lang ang dapat nating sambahin. No, huwag tayong hasamba sa iba. Exodus 20. Siya lang talaga. Iisa lang ang Diyos. Iisa lang ang Diyos. Amen. Oo, hindi. Kaya kung marami kang sinasamba, marami kang pinaniniwalaan para ikaw ay maligtas, eh mali po yun. Hindi tinuturo ng Biblia. Hindi tinuturo ng Biblia yan. Opo. Ito po yung tinatawag natin na ano no na pananampalataya na parang add-on. may add-on eh. Pero Pastor, ituloy ko lang no. Kasabay nung tanong nung disipulo, pansinin mo, hindi sinagot ni Jesus nang directly. Mm-hmm. Hindi niya sinagot na yes or no o parang oo nga konti nga, ay hindi, madami pala. Hindi sinagot ni Jesus ng ganon. Bagkos, iba yung sinagot ni Jesus. Mapapansin natin yung sagot ni Jesus dito pag pinagpatuloy natin yung text natin. Ang sagot niya dyan eh, kaya nga, strive. Amen. Yung word na ginamit dyan, yung strive. Alam mo yung salitang strive, ginagamit niya sa mga atleta eh. Mm. Yung kapag ikay tumatakbo o kaya meron kang ginagawang training. Kasi yung strive kasi hindi lang yung parang nag-fun run ka lang eh. Hindi ganun yun. Kailangan pag tumakbo ka bilang atleta, gusto mo talagang ikaw yung gold medal.
May obvious naman, paano ka mag-gold medal kung nag-fun run ka lang doon? Ano, pag tinanong ka, o paano ka nanalo? Wala lang, nag-jogging lang ako, nanalo na. Hindi ganun yun eh. Nasabihin lagi, nag-training ako, ginawa ko to, nag-disiplina ako sa katawan ko, at marami pang iba. Tapos nung araw na yun, kondisyon na kondisyon yung katawan ginawa ko. Ginawa mo yung nararapat. Nag-strive talaga. Training ka, ano yung nararapat? Meron talaga, Pastor. Oh. Tumakbo ka ng nararapat. Ito pinakamabigat, edi nag-strive ka na. Pero si, pag binasa mo yung Bible, hindi sapat na mag-strive ka lang. Ang sabi niya, strive to enter. Sabi niya, kasi merong narrow yung door o narrow yung gate. O sabi niya, kasi daw marami daw yung gustong pumasok doon. Ang problema hindi kasi may pinto eh. Si Jesus lang eh. Pag hindi ka ang tawag doon, hindi sa pamamagitan ni Jesus, eh, hindi ka rin makakapasok kahit anong strive mo. Oh. Specific po yung pintong sinabi. The straight gate eh. Hindi the gates eh. Oh. Specific na yun ang pinto ang pupasukin mo. Ang malinaw dun yung word na straight gate eh. Mm. Ano bang gusto natin? Straight gate o narrow gate? Or twisted gate? Hindi, gusto nila yung wide eh. Kasi sa wide, madali po makapasok. Madali po pumasok yung wide eh. Ang sabi ng Biblia doon sa Luke chapter 13 verse 24 eh, marami daw ang magsisikap pumasok doon. Amen. No? Eh, pag binasa po niyo hanggang verse 30, makikita po natin, malaki pala ang kinalaman ng ating commitment. No? Ang ating commitment. Kasi ang pagpasok pala sa langit ay nasa pasimula na, in short eh, yung Biblia po nagtuturo ng ano ba yung tama sa simula eh. Mm. Minsan nagtatalo na yun sa simula pa lang eh. Mm. Mabuti bang gawa o pananampalataya? Parang chicken and egg yan eh. Sino bang una? Ang mabigat dun, Pastor, yung akala mo. Kasi mahirap ito sa tao eh. Yung parang umaattend naman ako sa church, tama naman yung pamumuhay Naniniwala ko. Ka naman sa parang Diyos. Sa tingin ko naman, okay naman ako. Sa tingin, oh. Oo. Yung parang meron kang sarili mong pamantayan na siguro naman maintindihan ng siguro Diyos. Naman, oh. Yung mga ganun ba? Amen. Kasi maawain naman ng Panginoon, naunawaan naman ng Diyos yung kalalagayan ko. Hindi natin palalakpasin yung dalawang salitang yun. Oo, ano? Nga. Yung sa tingin nyo po, yeah. Eh, hindi po dapat ganun ang pananaw natin sa Biblia. Kasi wala po tayo dapat sariling pananaw doon. Kaya nga po sinulat ng Panginoong Diyos sa Biblia upang magkaroon tayo ng isang pangunawa, isang pananaw. Tsaka yung palagay. Naku, yung palagay medyo yung feelings tsaka emotion palagay. Madalas nagkakamali yan eh. Parang package counter yan eh. Palagay nga ng gamit. Oo. Ay, nakadepende sa kung ano yung pananaw. Sa tingin mo, yan. Sa akala mo. Hindi po ganun ang itinuturo ng Biblia, mga magulang at mga kapatid. Bagkos ang Biblia po, na nagtuturo ng kasiguruhan. Amen. Assurance of salvation. Yung katotohanan, pastor, ng salita ng Diyos, nagbibigay ng assurance. Oo, yung tiyak. Tiyak yung, talaga. Di ba sabi natin, pag mayroon tayong gustong gawin, eh, gusto natin yung tiyak eh. Tiyak. Ayaw na natin nung mag-explore. Experience. Sige, Pastor. Di, marami yata gusto ng trial and error, Pastor. Wag naman. Oh. Ang kaligtasan kasi, once lang eh. Opo. Sabi ng Hebrews chapter 9, verse 27 eh. Mm. It is appointed unto man that wants to die, and after that, the judgment. Meron nga kami discussion before yan, many years ago, no? Kung gaano po katotoo na ang isang tao matapos mamatay, pwede pa rin maligtas. Mm-hmm. Isang mahabang diskusyon yan. Pwede ba yun? No? Pwede nga bang pag ang tao matapos mamatay eh? Pwede pang maligtas? Hindi. So, nabasa ko doon sa Rich Man at saka sa kay Lazaro. Hindi. Kung nabasa niyo po yung mga magulang at mga kapatid, ano? Yung isang mayaman, kwento niya ganito eh. Yung isang mayaman at si Lazaro. Isang araw, siyempre si Lazaro, he was a beggar. Siya ay mahirap na tao. Siyempre, pag mayaman ka, marami kang kinakain, marami ang damit mo, magandang bahay mo. Hindi pa naman uso kotse noon eh. Karwahe. Karwahe. So, ang sabi ng Biblia sa kanyang ano, pagpapatuloy, na to the point na si Lazaro, dahil sa ay may pananampalataya sa Diyos, ayaw niyang gumawa ng masama. Mm. To the point na yung nahuhulog na lang doon sa tira-tira. No? Yun ang kanyang pinagtsatsaga ang kinakain. Oo, hindi siya gagawa ng masama. Oh. Kasi ang tunay po naniniwala sa Diyos,
Kahit na po anong tukso sa inyo, hindi po niyo gagawin. Yun yung tunay na beggar, Pastor eh. Kasi ang tanong sa akin, kasi, Pastor, wala na po ako magawa eh. Talagang kailangan ko magnakaw eh. Ayun. Kumapit sa patalim. Kumapit sa patalim. Eh si, nabasa po namin si Lazaro, hindi po niya ginawa yun. Amen. Hanggang siya po'y mamatay. Ngayon, nung namatay si Lazaro, simultaneously, namatay na rin po yung mayaman, na lagi niyang inaabangan na ano, na eat all you can. Okay. Tira, Pastor, ha? Lahat ng tira, eh. Oo. E de, ang ginawa po, na, sabi po ng Biblia, yung si Lazaro, nang namatay, dinala ng anghel. Mm. Pero wala ko nabasa na yung mayaman, nang namatay, dinala din ng anghel. Wala, eh. Pagdilat niya, Pastor. Pagdilat niya sa hadis na, eh. Nandun na, eh. Ngayon, ang dialogue ganito. Sabi nung mayaman, hello, Lazaro. Hello, Abraham. Kasi nandun kay Abraham eh. Sabi niya, pakisabi mo nga. Inutusan si Abraham eh. Inutusan pa. Pakisabi mo nga kay Lazaro na pwede bang pakisawsaw man lang mainit dito? Too hot. Sabi niya, para lumamig naman yung dila ko dito. For I am tormented in this flame. Meron palang tormented. Pinapahirapan po. Diba? Pinahihirapan sa luya yun, flame. Tormented. Blame yung apoy, no? Meron talaga palang apoy yung impyerno, no? Opo. Oo, pinahihirapan ka na, may apoy pa. Impyerno, yan. Ito yung sagot ni Abraham sa verse 25. Ano yung sabi niya? Well, but Abraham said, son, remember. Yan. Oh, naalala mo? Remember. So, nandun pala, Pastor, yung alaala nila, no? Eh, hindi nawawala. Hindi nawawala. Kasi sabi ng iba, para matapos na yung paghihirap ko dito, ako'y magpapakamatay na. Hindi po totoo yan. Nandun pa rin eh. Oh. Mamamatay ang katawan, yung isip po ninyo, yung inyong kaluluwa. Eh, nandun pa rin. Hindi po namamatay. Ito, pakinggan nyo to. Ah, hindi po nagwawakas yan. Ha? Opo. Ngayon, eh, sabi niya, well, nung nandun ka pa sa mundo eh, hindi ka marunong mag-ano eh, magkawang gawa. Hindi ka tumutulong. Nagpapasarap ka lang. Bakasasa ka. Namamasyal ka lang. Kung saan wala kang pakialam sa kapwa mo. May bagyong Ulysses. Hindi ka naman tumutulong. May bagyong Rolly. Ang daming nahirapan. Hindi naman tayo natulong. No? Ang iniisip mo lang eh, sarili mo. Ayan. So, likewise, sabi ni Abraham, si Lazaro, hindi siya gumawa ng masamang bagay. Sa kabila ng tinamaan siya ng bagyong Rolly, bagyong Ulysses, o baka bagyong Ryan pa, o ano pang mga bagyo yan. Hindi po siya gumawa ng masama. Hindi po siya nagreklamo sa Diyos. Hindi nagreklamo. Sabi niya, ang Diyos po ang bahala sa akin. Ganyan. Now, nung itong panahon na ito, nandito na siya sa akin, nandito na siya, kinukomfort siya. And ikaw naman, pinahihirapan. So, yun ang naging istorya eh. So naubusan ng argumento sa verse 26. Opo. Yung mayaman. Hindi ko alam ang pangalan noon eh. Walang basta wala, Pastor, kasi pag meron din taong pangalan, meron akong kilala ang pangalan Rich. Hindi, kasi Pastor, pag hindi ka ligtas, wala yung pangalan mo eh. Wala sa book of life. Wala sa book of life. Kaya wala kang pangalan eh. Kaya mapapansin mo si Richman and Lazarus, si Lazarus lang may name eh. Oh, okay. Si Abraham may name. Tawagin na lang natin ano, si Rich. Si Rich. Sabi niya, sabi ni Abraham, beside all of these things between us and there is a great gulf. Yun, fix po. Oh, naka-fix daw. Meron pa lang ano, meron pa lang pag-itan ano? Ha? Yung manan diyan hindi makaparini. Yeah. Yung mga nandito, hindi makaparyan. In short, parang mayroon talagang ano eh. Separation. Mayroon pag-itan talaga. Okay? Yung verse 27, naubusan na ng argumento yung mayaman, si Rich. Grabe si Rich. Sabi niya, ganito na lang, Father Abraham. Isa pa. Tawag niya, Father eh. Apo. Oo. Kaya delikado yung mga tinatawag na Father. sabi niya, ang prayer ko na lang ganito, Father, that na padala mo na lang si Lazaro. Nag-utos pa rin eh. Kasi pag mayaman ka, sanay ka mag-utos eh. Utos ng pati si Abraham, Father na nga eh. Nutusan pa. Oo. Sabi niya, puntahan mo doon sa aming bahay. Sabi sa verse 28. Ano ba yung sabi sa verse 28? Pag pinapunta sa meron pa akong limang kapatid. Yun, grabe. Nakasangganid ko. Katulad ko rin. Katulad ko. Alam na alam niya na pupunta rin sila sa impyerno. In fairness po, hindi naman po lahat ang mayaman eh, gano'n. Oh, oh.
Bagamat marami, yan. Pero hindi lahat. In fairness lang. Sabi niya, pwede papuntahan mo yung limang kapatid ko pa na parehong-pareho ko, walang inisip kundi sarili. Walang inisip kundi yung tubo ng pera. Ah, may pera na, gusto pa 5-6 pa. May pera na, gusto pa. Oh, sabi ko nga doon sa iba, kako, pagka nakaipon na po kayo ng ina para sa lifetime nyo, pwede po tumigil na kayo. Hayaan nyo naman yung iba ang kumita. Oh, eh, matanda na po kayo, ayaw pa yung tumigil. Wala naman kayo madadala pag namatay. Di ba? Hindi pa ako nakakita, Pastor Rick, ng taong nagdala ng pera pang nung mamatay. Wala. Madadala kaya yan yung pera pag namatay. Wala. Iwanan nila. Pati nga siya, hindi niya madala yung sarili niya. Si Richmond, Pastor, wala nang dala. Wala, oo. Oh. Ano ba siya? Kaya nga, pinaghati-hatian pa siguro ng kapatid niya, ari-arian niya. Hindi, hindi naman siguro kasi nagmamalasakit pa siya. Ayun. Bagamat, Pastor, mayroong iba pinabaunan. Oo nga, mayroon ako na rin. Nilagyan ng pera yung kamay habang nakatingin. Ah. Pero nandun pa rin yung pera, Pastor. Nandun pa rin yung pera. Hindi na, convert sa langit. Parang kinuha yata yun nag-ano, nung hukay sila ng ano. Treasure na siya. Mga grave digger. Pero yung pong patay mga magulang at mga kapatid, hindi na po makakapunta ng shopping mall yan. Hindi na po. Patay na po, opo. So, nag-argumento yung mayaman, sabi niya kung pwede, papuntahan mo yung aking mga kapatid doon. Kapatid, lima. Nakonsensya pa rin siya kasi parang, gusto niya sabihin, huwag na lang mapunta rito yung mga kapatid ko. In short, Pastor, tinanggap na niya, no? Na hindi na talaga, no? Wala. Doon na talaga siya, no? Kaya yun po yung destiny, eh. Oh. Once na nandun ka na, hindi ka makaparin, eh. Amen. Yun po rin yung discussion kanina na kung totoo ang mga patay na matapos mamatay sa kasalanan na pwede nasa impyerno na, pwede pa bang ipanalangin to? Yun. Kasi mayroong relihiyon na nagtuturo pag malaki daw kandila mo, madali. Nabalik. Yung may dragon, Pastor, para mas mabilis. Nakakabalik pala yun. Hindi po totoo yun, ha? Eh, wala. Ang Biblia po, hindi po nagtuturo ng ganun. Bagkos ang Biblia nagtuturo kung ano yung iyong kalagayan ng iyong kamatayan, you will stay there forever. For all eternity. Eh, sabi niya, eh, place of torment to, eh. Verse 29. Ano? Sabi po doon, ano? Paano po? Baka naman pakiusapan ko kayo na maniwala yung ano, yung limang kapatid po. O yung patay. Si Lazaro patay eh. Di ba? Eh baka naman nabuhay. Yung patay nabuhay. Muling nabuhay. Maniniwala sila. Maniniwala. Sabi niya, hindi totoo yan, sabi ni Abraham. Ito, inargumento na ito eh. Sabi niya, well, andyan si Moses, andyan yung mga propeta, andyan yung mga sinulat nila. Pakinggan nila yon, andyan ang Biblia. Amen. Di ba parang panahon ngayon, tumawag ka ng Bible study, ayaw eh. No po. Tumawag kayo ng ano, buffet. Ayaw. Andyan lahat. Nandyan. Pero tumawag kayo ng gawain ng Panginoon, prayer meeting, ayaw. Oh, sabi niya, well, pakinggan nila yon, andyan ang kasulatan, andyan ang Biblia, andyan ang istorya ng propeta, nila Moses. Eh sabi niya, hindi po sapat yun eh. Sumagot pa rin po, Pastor. Eh, oo, kasi ganun siya eh. Ang thinking niya, hindi sapat. It is not enough na magbasa ng Biblia. O umaten, sabi niya. It's a waste of time. So malamang yan din po yung naranasan niya po. Yung buhay pa po siya, Pastor. Tama, yun ang ginawa niya eh. Kaya ganun ang katwiran niya. Eh sabi ni Father Abraham, sabi niya, well, ang conclusion ay ganito. Kung hindi nila papakinggan yun at paniniwalaan ng Biblia, kahit na ang isang patay ay muling mabuhay, hindi rin nila ito paniniwalaan. Totoo yan. Amen. Marami ako nakita ng ano eh, ebidensya dyan ng mga taong muling nabuhay. Marami na pong ganyan, Pastor. News lang naman eh. Pag napakinggan ng tao, ay nabuhay, wow. May istorya, wow. Pero sa pagbabago, hindi wow eh. Perfect. Opo. Pastor Mo. Pastor, marami po yun, Pastor eh. Yung may sakit po sila. Mm-hmm. Ayan po, may sakit sila. Mm-hmm. Eh, talagang yung pag-terminal na yung mga sicknesses nila, yung malapit na silang mamatay, talagang sumusunod po sila o tumatanggap po sila sa Panginoon. But after that, ano po na nangyari? They all forgot what God has done to them. Kaya yung salvation, nakalimutan po nila eh. Na ano yun? Na kung ang Diyos ang nagpagaling sa kanila, bakit? Nag-extend ng buhay nila, may purpose ang Diyos. Why? Because God has given them the chance that they may know Christ and serve what God's purpose for their lives. Parang si Steve Jobs. Opo.
Napakayaman po, Pastor. Hindi lang mayaman, successful. Sa kanyang career, as a person, as a motivator. Nire-respeto na ng mga tao. Oo, talagang... Worldwide, opo. Talagang... Tsaka, in terms of ano, technology, siya na yung nangunguna talaga. Oh, iba po siya mag-ano eh. Iba siyang... Oh, pero, nung bandang huli, no? Ano ba sabi ni Steve Jobs? Naalala mo yun? Opo. Ano ba sabi ni Steve Jobs? Eh, mayaman po siya, kaso wala pong magawa yung pera niya para nung magkasakit siya. Sa he has dedicated and devoted all of his time, no? Parang wala siyang time para sa iba eh. Sabi niya, pakinggan niyo sana ako, nagsisisi na ako. Sinayang kong napakaraming pagkakataon sa buhay ko. Parang sa panahon ngayon, sana po makasumpungan natin ang Panginoon. At mahalaga po yung maraming bagay eh. Pero tandaan po natin, ang isa sa pinakamahalaga sa buhay natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Na nagdadala at nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Pastor James. Alam mo, ipaparallel ko lang, meron kasi binanggit din doon sa Book of Matthew na kung saan sa chapter 7, na sinasabing narrow door at saka may sinasabing wide is the gate, di ba? Na kung saka, na pag binasa natin yung sa Matthew 7 na yon sa verse 13 and 14, binabanggit doon yung tinatawag na konti lang yung nakakasumpong noon. Di ba? Sabi nga niya meron daw malawak na gate. Ang ginamit nga doon gate eh. Yung kasi malawak eh, gate. Malaki. Hindi katulad nung door, eh alam mo naman ang door maliit, usually pang tao lang door. Eh. Pero sabi niya, yung gate, maraming nakaka... Kasi madaling makita eh. Pero lumalabas doon, ini-illustrate ng Bible na hindi po madaling makita yung kaligtasan. Kasi nga, kailangan siyang hinahanap. Pero kahit na ganun pa man, sabi nga, pag hinahanap mo, hindi ibig sabihin hinahanap mo, masusumpungan mo rin. Kasi nandun yung tinatawag na element na kung saan kailangan kasumpungan ka ng Diyos. Kailangan ang Diyos ang kumilos eh. Kaya nga, kung... Ano, halimbawa lang ha, magpumilit tayo, hanapin natin ang kaligtasan. Pag binasa natin ng Old Testament, ang kaligtasan sa kanila yung pagsunod sa batas eh. Mm-hmm. Kaya nga, lumapit yung rich man kay Jesus, ibang rich man ito ha, lumapit yung young rich man kay Jesus, at parang confident siya nung laglapit niya. Sabi niya, ay paano ba to? Ano ba yung daan papunta sa langit o yung kaharian ng Diyos? Eh, simple naman ang sagot ni Jesus. Sabi ni Jesus eh, obey the law. Ha? Eh sabi niya, I have fulfilled them since I was young. So basically, confident siya. Kaso lang, nagulat siya, na-shock siya nung sunod na sagot ni Jesus. Ang sabi ni Jesus sa kanya, okay, if you want to be perfect, yun, no. Sabi niya, go home, sell all your possessions, and then kung ano man yung naging, ano nun, yung naging equitable na amount nun, give it to the poor, then you will have treasures in heaven, sabi ni Jesus. And then sabi niya, pagkatapos nun, eh, balik ka dito sa akin. Come and follow me. Eh, doon na po siya nalungkot. So, nasaan na ngayon yung pagsunod niya sa batas? De, basically, ganito po ang nagiging kalagayan talaga. Tayo pong mga tao, sa pasimula po, takot, ayaw po natin ang pagbabago, yung babaguhin mo yung lifestyle ko. Di ba? Lalo po mayaman na yun, Pastor. De, kasi, alam ba, kung naninigarilyo ka, ayaw mong tanggalin yun eh. Gusto mo si Kristo, sino ba umaayaw? Lahat naman tayo gusto natin si Kristo eh. Kahit na yung naninigarilyo, yung naglalasing, yung gumagawa ng kasalanan. Lahat naman tayo gusto natin eh. Ang ayaw natin, baguhin tayo. Oh, yung nagpapa 5-6. Diba? Yung, alam mo, yung... Oh, 10-20 na ba? Hindi na 5-6. So, ito yung mga bagay-bagay na gusto nating makita. Ang totoo niyan, ayaw mo talagang baguhin ka. Kasi ang gusto mo yung dati mong ginagawa. Yung Pastor, diskarte mo yun. O parang... Effort, no? Kaya po, ako po, galing po ako sa simbahan na ano eh, na pati ang minister naninigarilyo eh. May ilang church pa rin, ganun din naman, di ba? No? Meron pa po. Meron din naman ganun. Ano? So, hindi ko sinasabing ano, ah. Sabi kasi ng iba, bakit? Sinasabi ba sa Biblia na bawal kang manigarilyo? Eh, doktor lang nagsasabi nun, ah. Hindi po kasi ayaw po ng Diyos magkasakit kayo. Amen. Yan po yung ibig sabihin nun. Dadagdag ko lang po, Pastor, doon po tayo sa, ano, kayo na, sa Luke
13:24 kasi may binanggit po doon na strive to enter. Yun yung mga nagpupumilit, kumbaga gumagawa ng lahat ng pamamaraan niya para makalapit sa Panginoon. Pero meron po sinabi doon na sabi niya, many I say to you will seek. Naghanap lang. Pero hindi talaga sila pumasok doon sa mismong door. Tayo po kasi mga binago ng Panginoon, hindi na tayo basta naghanap ng Panginoon. Noong nasumpungan natin siya, tayo po ay sumunod. Yung parang po doon sa sinabi sa young rich man, ibenta mo yung iyong ari-arian at sumunod ka. Doon po siya nag-fail eh. Sabi niya kasi, nagawa ko naman yung mga law ni Moses eh, pero yung pagsunod kay Jesus, yun ang hindi niya magawa. Which ito po yung siguro sila sabing strive to enter. Kasi yung narrow gate is si Jesus yun eh. Susunod ka sa kanya. So hindi lang sa pamamaraan natin, sa gusto natin, sa komportable tayo, kundi yung word na strive kasi meron po siyang force eh. Meron siyang effort na gagawin ka talaga eh. Hindi parang nakaupo ka lang. Ay, nasik ko na yung gate. Okay na ako. Hindi po eh. Dapat we strive to enter through the narrow door. We strive to follow Jesus. Yung example pa na binibigay ni Jesus sa atin. Isa pang tanong pa, no? May nagtatanong kasi, matapos ba kayong maligtas eh, pwede bang mawala yung kaligtasan? Yung ba'y pwedeng mawala? Posibleng mawala yung pastor eh. Kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoon. Pag sila po'y napagod na, ay hindi po sila makakatanggap po ng kaligtasan. Dapat yung papakinggan natin, yung hindi pa bago-bago, katulad ng salita ng Diyos. Dapat makita po natin sa lahat ng aspeto na ano ba mas magpagkakatiwalaan, yung feelings ba o yung Word of God? Log in na sa UCA Online, kung saan ang pag-aaral ay enjoyable at exciting. Good day! I am Teacher Karen and welcome to our online science class. Join our discussion forum and share your answers. I-explore ang exciting at adventurous na math at science. Have you ever wondered what makes something float or sink? But how does the cruise ship able to float when it is very big and heavy? Power up with math! How did Bertok count the tomatoes? 2, 10,000. 1, 1,000. Libutin ang masayang mundo ng vocabulary at panitikan sa English at Filipino. I'll be telling you a nice story about Dolly, the first-time baker. This text type is called narrative text. It uses a story structure that includes story elements. Ang pangalip ay salitang ipinapalit o ipinangahalili sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari. Matuto sa mga aral ng kasaysayan at kabutihang asal sa Araling Panlipunan at Values Education. Nagbukas din ang serbisyong koreyo o pahatiran ng liham at pakete sa pagitan ng Maynila at Cavite noong 1839. Tinatadhana sa unang artikulo ng Saligang Batas ng 1987 ang pambansang teritoryo ng ating bansa. Matapat. Tiwala ang puhunan ng isang matapat na entrepreneur. At palakasin ang imahinasyon at katawan sa MAPE at TLE. Marketing transaction. An exchange deal between two persons. This is the period when a child learns to take the first step on his or her own. Arms up, arms down. Lahat ng iyan ay alinsunod sa K-12 curriculum. Get it right! Kaya ano pang hinihintay nyo? Register and enroll now sa UCA Online. Tapos ba kayong maligtas, eh, pwede bang mawala yung kaligtasan? Isa po yung turo na ano, no? Once saved, parang forever saved. I think this is a valid question. Oo, valid yung question. Kasi, halimbawa, na matapos natin tanggapin si Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas, at nagkamali tayo. So, does it feel, how does it feel? At sino ba mga pagkakatiwalaan natin kasi minsan, ano, as Christians, meron tayong emotion, meron tayong feelings eh. Pero meron tayong Word of God. Amen. Amen. May mga time na
pagkakatiwala natin yung emotions natin, yung feelings. Pero pagdating sa usaping kaligtasan, palagi ko, dapat makita po natin sa lahat ng aspeto na ano ba mas magpagkakatiwalaan, yung feelings ba o yung Word of God? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Actually, sinabi nga ng science na wag daw pagkatiwalaan yung feelings dahil lang emosyon ng tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Kasi pabago-bago. Pabago-bago talaga yan. Hindi na Biblia nagsabi noon, na science na talagang magulo talagang emosyon, that huwag tayong makikinig dyan sa emosyon na yan. Dapat yung papakinggan natin, yung hindi pabago-bago, katulad ng salita ng Diyos. Kasi yun ang talagang pwede mong maasahan. Amen. Pag laging binabase mo lang, ang tawag doon, magaling naman ako magbasa ng emosyon eh. Pag yun lang lagi ang iniisip mo, mamamali ka. Kasi pwede kang, sabi nga eh, meron talaga mga hustler. Iiyak pa sa harapan mo yan, eh, maawa ka naman. Hindi mo alam, drama lang pala yun. Parang narinig ko na yan yung salitang pa-weather-weather. Kung ano yung weather, yun po yung kanyang emosyon. Dako? Pag maganda ang weather, maganda yung kanyang emosyon. Pag pangit ang weather, hindi rin siya okay. Sa kabila po na yun, ang kaligtasan ba ay pwedeng mawala? Yan, Pastor Rick, alam mo yung sagot yata niya na. Yung ba'y pwedeng mawala? Posibleng mawala yung pastor eh. Kung hindi tayo mananatili sa ating Panginoon. Since sabi niya sa John 15, verse 4, sabi niya, "Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me." So mahalaga po yung ating kaugnayan sa ating Panginoon. Na kapag tayo ay lumayo, yung kaligtasan di nawawala, pero tayo, kapag ikaw ay lumayo, maaring mawala yung iyong kaligtasan. Yeah. So, yun po yung isang simpleng sagot dun sa ano eh. Kasi yung kaligtasan, si Jesus po ang gumawa niyan eh. No? So, sa kabila ng ating kakulangan, yung si Jesus po hindi nawawala eh. Maaring tayo po yung mawala dun, ano? Kaya po, sikapin natin na tayo yung manatili sa Panginoon. Pastor Vic? Meron po tayong mababasa po sa 1 Corinthians 3, 14 and 15. And I want to quote, "If what he has built survives, he will receive his reward. But if he suffer loss, if he burned up, he will suffer loss. But he himself will be saved, but only as one escaping through the flames." Nais po natin banggitin po ito at tignan po natin ito. Ano po yung sinasabi po? Ang salvation po ay for those who believe, for those who accepted the Lord Jesus Christ as the Savior, will be saved. Pero ang sinasabi po ni Apostle Paul sa Corinthians, pag sila po ay, tama po yung sinabi po ni Pastor, pag sila ay nagpatuloy, they will receive their reward. And if it is burned up, pag sila po ay napagod na, ay hindi po sila makakatanggap po ng kaligtasan. Now, ang point dito is not the salvation, but the reward. Salvation will not be lost, but the reward will be lost. Yan po yung binanggit po ni Apostle. Kaya nga po, ang unang nasusumpungan natin ay yung kaligtasan eh. Opo. Now, sabi ng iba, well, kaya nga po ako gumagawa ng mabuti para maligtas eh. Minsan po, huwag po kayong ma-offend, ano? Salungat po yan sa sinuturo ng Biblia eh. Kabaligtaran. Oo, sapagkat po ang kaya po kayo matapos maligtas at nagpapatuloy po kayo sa paggawa ng mabuti, sapagkat ito po yung bunga. Bunga ng kaligtasan. Oo, bunga ng kaligtasan at ang kasunod nun ay ang reward. May pinangako po ang Panginoong Diyos ng reward eh. Pangalawa, paano naman kayo makakagawa sa Panginoon kung wala naman kayo sa Panginoon? Parang imposible yata yun, Pastor Fidel, ano? Wala ka sa Panginoon pero manggagawa ka ng Panginoon. Parang hindi yata po pwede yata yun. Hindi, Pastor, pwede yun kapag bayaran ka. Parang mahirap talaga tanggapin. Oo nga, parang mahirap yung gano'n, ano? Naalala ko yun, Pastor, eh. May nagtanong sa aking bata noon eh. Kasi ang topic dati sa retreat, yung paglilingkod sa Lord. Mm-hmm. So, sabi nila,
Sabi ko, yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung gumaganap sa gawain ng Diyos. Eh, may nagtanong, pula ko sa pong tanong, paano daw yung bawa bus driver? Sila daw yung naghatid para makapunta doon sa lugar na yon. Eh, kundi daw dahil doon sa bus driver, hindi daw sila makakarating doon sa lugar na yon. Yun daw ba ay paglilingkod sa Diyos? Sabi ko, mali. Kasi sabi ko, ako yung nag-hire doon sa bus driver at binayaran ko siya para mag-drive, para makapunta kayo doon. Hindi yan magda-drive ng libre. Ang tawag doon, bayaran. Sandali, linawin natin ito. Ha? Basahin natin sa Hebrews chapter 4. Eh, kasi tinatanong natin kanina yung pangako ng Panginoon. Alam naman natin na ang kaligtasan ay pangako ng Diyos at ito ay binigay sa atin. Ito'y regalo. So ngayon, sa Hebrews chapter 4, ang sabi niya diyan, therefore, since a promise remain of entering His rest, yung pagpasok daw, sabi niya, let us fear lest any of you seems to have come short of it. Kadalasan kasi, nawawala na pala yung ano natin, yung talagang genuine na takot natin sa Diyos. Masyado tayo nagiging kampante. Tingnan mo sa verse 2, ang sabi niya, for indeed, the gospel was preached to us as well as to them. Ibig sabihin, lahat nakarinig. To us and to them. Sabi niya, but the word which they heard did not profit them. Meron palang iba, pasto, na pagkatapos nila marinig yung salita ng Diyos, nanood din ng Bible study in the air, pero parang wala lang. Oh, ano sabi dito? Kasi hindi daw nila hinaluan ng pananampalataya. Kaya ano sabi ng verse 3? For we who have believed do enter the rest. Nakapasok yung naniwala eh. Eh, paano naman yung hindi? So, sabi ng Diyos, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Although the works were finished from the foundation of the world, ang sabi ng Bible, for He has spoken in a certain place. Ito nga, pinaliwanag ni Jesus to na, they shall not enter my... Sino yun? Eh, di ba, sabi natin, ang kaligtasan ay para sa lahat? Yes, para sa lahat yun. Pero kailangan haluan natin ng pananampalataya. Mm-hmm. Dahil hindi ibig sabihin narinig mo yung gospel, narinig mo yung kaligtasan, yung mensahe ng Diyos, it doesn't mean na makapasok ka doon. Kailangan haluan mo ng pananampalataya. Kaya sabi, those who believe. Mm-hmm. Katulad nung diniscuss natin ng mga nakaraang episode natin na yung salvation eh, conditional. Kailangan maintindihan natin na mahiningin condition ng Diyos. To those who believe. Di ba? Those who receive Jesus Christ. Eh ngayon, pagkatapos mong tanggapin si Jesus, ang tanong naman sunod eh, mawawala ba yon pag nagkasala ako? Eh siyempre, yung kasalanan mo eh, ikaw ang gumawa. Kaya nga, kailangan bumalik ka sa Diyos. Kaya nga si Pedro, nung dininay niya si Jesus tatlong beses, hindi ba nung narinig niya yung tilaok ng manok, naalala niya yung sinabi ni Jesus? Anong naging initial reaction niya? Di ba, bumalik siya sa Diyos? Bakit tayo nagmamatigas? Bakit tayo nagmamarunong at bakit tayo nangangatwira na, hindi, maayos naman ako, malinis naman ako. Ba't hindi na lang tayo magpakumbaba at aminin natin sa Panginoon? Ang tawag doon, eh, repentance. Bumalik tayo sa Diyos. Panginoon, mali ako. Yung istorya ng prodigal son na Pastor Mo, eh, napakaganda, no? Paano ba yung talagang pagbalik sa Diyos, no? Parang every time, meron tayong pagkukulang. Ano ba yung proseso? Kasi, maaari natin sabihin, tinanggap ko na po si Jesus eh, bilang Panginoon. Meron akong narinig na ganyan eh, bakit pa naman ako magpapabautismo eh, tinanggap ko na si Jesus. Paano ba yung sa prodigal son, Pastor Mo? Eh po eh, kasi ito pong prodigal son eh, sabi po doon ho, eh ito po ay isa pong anak na po na ano talaga, na siya po ay kinuha niya yung mana niya, at ano po, in-advance niya po. Sa Luke chapter 15, ano? Oo, sa Luke chapter 15. So yan po, basically, sabi po doon, and he said, a certain man had two sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Kaya inuna niya na po eh, maski buhay pa po ang kanyang magulang. Advance. In-advance niya po, Pastor. Eh bakit po? Eh, gusto niyang makuha yun para magamit para sa gusto niyang ayan, gusto niyang mga gawin. Nag-inom-inom siya, nagkain-kain siya. At yun po, hanggang naubos po ito. At yung time na yun, eh, walang-wala na po. As in, WW. Oo, kaya ano pong nangyari? By that time, nakita niya, nag-apply siya ng trabaho, at yung napasukan niya na trabaho, eh, yung pong alaga ng baboy. Ayan. So ano po yun? Yung ano doon po na
na nakita niya, siya na nag-aalaga doon, at nakita niya yung mga kinakain niya, at mas maganda pa yung kinakain niya, ng mga, na kinakain ng mga servants niya, ng tatay niya, doon sa kanyang bahay. Mas maganda pa yung trato. Mas maganda po yung trabaho at yung trato po. No? And with that, nakita yung kalagayan niya. Kasi mahirap magtrabaho sa kasalanan eh. Opo, madumi na nga po. At yun, talagang uubusin ka po, pastor. At yun nga po nangyari. And after that, ano po nangyari? Oo, yung ito pong, na-realize niya, balik na lang siguro ko doon sa aking, sa tatay ko. At doon, magsaserve na lang ako. Doon na lang ako magtatrabaho. Eh, bak, mas maganda kahit naman yung talaga doon. Parang servant na lang ako. Opo, mas maganda na, po. Nabuo sa isip niya na mas maganda yung kalagayan niya sa kanyang ama. Amen. Sa kabila nung nararanasan niya na trato sa kanya ng mundo. Amen. No, ganun po yung isang ilustrasyon ng kalagayan ng isang Kristiyano. Na every time na kakasala siya, kaya meron tayong tinatawag na ano eh, backslider. Parang, wala naman sa Biblia yung backslider. Ano? Wala. Pero parang ganun ang ibig sabihin nun. Mga nagkamali. Yung kasi mga nagkamali na umaalis na. Opo. Kaya, basta nagkamali po tayo sa Panginoon, na nasa church tayo dati, no? Umaalis tayo. Hindi po nagiging maganda naman talaga yung kalagayan natin. Amen. Kasi bumabalik tayo sa dati nating ugali, bati nating ginagawa. Yung pag-iingat ng Lord sa'yo, nawawala. Wala na. Yung covering na yun, nawawala. Wala na, oo. Kaya lang, mararanasan mo yun afterwards eh, na malungkot pala ang... Akala natin masaya ang buhay sa mundo eh. Hindi. Eh kasi pag marami pong ano, pastor, maraming ari-arian, maraming pera, maraming kasama. Habang marami. Oo, eh pag wala na po, ayun ang nangyari sa kanya. Wala na siya, wala siyang kaibigan. Wala na po siyang kaibigan, walang-wala na rin siya. Wala na yung baboy kasama niya. Hindi, pag marami kang ano, ito yung karanasan po ng marami na kikwento lang natin. Opo. Sa totoo po yun, pag marami kayong pera, marami kayong kaibigan. Mm-hmm. Hindi lang kaibigan, basta pati kamag-anak. Dumadaming kamag-anak. Pati kamag-anak. Talagang mahal na mahal ka ng kamag-anak. Mahal na mahal ka talaga. Talagang naalala ka lagi. Mm-hmm. Kamusta po? Pahiram naman. Lagi kang binibisita. Pautang naman. Parang naalala ka lagi. No? Gini-greet ka lagi. No? Pero pag, bakit naman yung pag wala kang pera, parang hindi ka na maalala? Nagkaka-amnesia sila, pastor. Mm. Pag wala ka ng pera. So, ganun po yung nangyari dun sa anak nung ano? Prodigal son. Tapos naalala niya yung kalalagayan niya. At sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Kasi yung mga alipin ng tatay ko doon, mas maganda ang trato noon eh. So, pahig na ako, ganun na lang. Surprisingly, pagbalik niya, hindi pala ganun ang trato ng tatay niya. Ni-reinstate siya bilang... Yun po yung ibig sabihin na kung tayo po ay nakaalis sa church, matapos po tayong iligtas ng Panginoon sa kanyang banal na dugo, tayo po na naging anak ng Diyos, at tayo po'y nawala, bumalik po tayo. Amen. Sapagkat mas maganda po ang kalalagayan natin. Amen. Sa ating Ama. Amen. Oo naman. Ang ganda po talaga, pastor, yung nangyari na yun. Yung talagang inaccept po siya ng Ama. Welcome. At talagang... Hindi bilang ano, halipin. Ah. Hindi po bilang anak. Binigyan siya ng bagay. Very talaga. Symbolic, pastor, yung ano, yung nangyari doon. Dinamitan siya. Kasi di ba sabi, bring. Tapos nilagyan pa siya ng sing-sing. Ano may simbolo ng sing-sing? Oo. Yung very power symbolic. Yan, power yan. Oh. Tapos hindi lang yun. Nagpakatay pa. Oh. And let's celebrate. Nagpa-feast. Oo, di ba? Binigyan pa ng bagong shoes. Sa pinsapa. Ang tawag doon, ganda talaga nung ano. Sabi, mga noblemen lang may sa pinsapa dati. Yung mga slaves, wala sila sa pinsapa. Amen. Kaya pinakita lang po doon na hindi lang siya naging slave. Ni-reinstate siya bilang anak ulit na tagapagmana. Amen. Ulit ng kanyang Ama. So parang ganoon din po sa atin na minsan tayo nawala, pero nung tayo bumalik with humility, kasi may mga babae na parang mataas pa rin yung ano. Huwag po tayong matakot na bumalik sa Panginoon. Amen. Kung gano'n po tayo katapang umalis dati, gano'n tayo katapang bumalik ulit sa Panginoon. Bumalik po tayo. Kung tayo po'y nagkulang, bumalik po tayo. Sapagkat ang Diyos po ay hindi magmamaltrato sa atin. Amen. Bagkos, tatanggapin po tayo ng Panginoon ng may pagmamahal at nire-reinstate po niya yung ating tunay na kalalagayan. Amen. Bilang anak ng Amen. Diyos. Amen. Magsasabi na po tayo ng huling habilin natin at pagkatapos po ay tayo po'y mananalangin. Wag huling habilin, pastor. Ano lang? Ang last line na po yun. Ano ba sa English yun?
Parting message. Parting message. Yun ang huling habilin. Eh, minsan sa Tagalog eh, may kahawig sa English eh. Magkakaroon na po tayo ng parting words sa ating pong topic ngayong araw na ito. Napakabuti po ng Panginoon talaga po, no? Narinig po natin yung illustration po tungkol dun sa prodigal son, na kung saan Isaiah po'y umalis. At sa kanyang pag-alis, na-realize po niya yung kanyang pagkakamali, pagkukulang. At siya po nag-decide na bumalik. Sa mga sandaling ito, kung isa ka man sa nanood at marahil ikaw po ay lumayo sa Panginoon, ang kaligtasan po hindi nawawala. Tayo po ang nawawala. May pagkataon po tayong bumalik. At hayaan po natin na ibalik po natin yung ating tiwala at yung true relationship sa ating Panginoon upang hindi po tayo mapahamak. Nalalo ko po yung isa sa mga kwento sa Biblia na may isa sa mga disciple ni Jesus na sa kabila ng pagkasala niya, salip na bumalik, hindi na po siya bumalik. Ano po nangyari sa pinapapahamak yung po si Judas? But si Peter, nagkasala, bumalik po siya sa Panginoon kaya napaganda po ang buhay niya. Isa sa mga layunin po ng Panginoon, natandaan po natin, sila ang mga ating tagapagligtas at kapag nasa kanya tayo, hindi po tayo mapahamak, hindi po na tayo iwan ipabayaan man. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Medyo nabitin po tayo dun sa prodigal son eh. Pero a short summary po, napakaganda po ng kwento talaga po ito. The one of the best parable in the Bible, na yung salita, the shortest summary of this is give me with pride and then bumalik siya, make me with humility in his heart. Kaya ang kaligtasan po ay talagang ibinibigay, ibinabalik ng Panginoon to those who accepted the Lord as their Savior. And salvation is a free gift, but rewards for those who are saved are earned. God bless you po. Sa ating pong mga taga-subaybay ng Bible Study on Air, totoo po na ang kaligtasan ay para sa lahat. Subalit, meron pong mga dapat tayong sundin na hindi may mga conditions kung paano tayo maliligtas. Isa po dyan, itong sinasabi sa Matthew chapter 7, verse 21. Sabi niya dito, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father who is in heaven." Ang kaligtasan po natin ay hindi sa ano po man, kundi kailangan sundin po natin ang kalooban ng Diyos. Doon po tayo maliligtas. Ano po? Kailangan si Jesus na ating tinanggap sa ating buhay, kailangan manatili po tayo sa Kanya sapagkat yun ang magiging patunay na tayo ay may kaligtasan. At tatanggapin po natin ang eternal life pagdating ng araw. Salamat po. Sa bawat isa po na patuloy na nakikinig ng ating pong Bible Study on the Air, in-encourage ko po kayo ng salita po ng ating Panginoong Jesus po. No? Sabi po doon sa Luke chapter 13 verses 24 to 25, opo, sabi po doon, "Strive to enter through the narrow gate. For many, I say to you, will seek to enter and will not be able." And verse 25, "When once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock the door, saying, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know you, where you are from." Totoo po na ano po yun. Marami po tayong pwedeng gawin. Oo, para gawin yun, para maligtas. Pero tandaan po natin, ang salvation ay tanging lamang sa Panginoong Diyos. Sabi po doon, no, na kapag yung master daw po ay sinara na yung door, eh hindi na raw po makapapasok at hindi na po tayo kilala. So as long as we have time right now, ang bawat isa sa inyo, habang nakikinig kayo ngayon, meron bang kumukurot sa inyo pong mga puso ngayon? Hayaan mo po kapatid, ang Panginoon, na ano po, na nakakaalam ng nilalaman ng puso mo, yun po ang ating pong pakinggan at hayaan natin ang Panginoon ang maging Lord mo. Kasi sabi doon, hindi niya daw kilala eh, sa nung master yung ano na yun, yung tao na yun. Bakit? Kasi po, hindi niya po ginagawa kung ano pong pinapagawa ng Diyos, ng Lord, ng Master, ng kanyang buhay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Para sa ating po mga gilo na mga tagapakinig, tagapanood po ng Bible Study on the Air, iwan ko po yung salita ng Diyos sa John 6:37. Sabi po dito,
All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Mga manonood, kayo po ba yung parang prodigal son na minsan ay nakakilala sa Panginoon pero nawala? Tayo po yung muli lumapit sa Panginoon. Sabi niya dito, He will never cast you out. Bumalik po tayo na may humility sa Panginoon. At kayo naman po ba yung mga tao na realize na wala talagang kahinatan yung buhay mo sa mundo? Ang buhay niyo po na kapiling ang Panginoon, yun po ang buhay na may purpose, buhay na walang hanggan. Kaya naniniwala po ako na kayo po'y nanonood dito na hindi aksidente, kayo po'y dinala ng Panginoon sa aming pong programa upang marinig yung mabuting balita ng kaligtasan ng Panginoon. At ito po ay sa pamamagitan lamang ni Hesus Kristo at wala na pong iba. Kaya mamaya po magkakaroon po tayo ng serious prayer, tanggapin po natin ang Panginoon. Hayaan po natin siyang kumilos sa ating mga buhay at bigyan niya tayo ng bagong purpose yung buhay po natin. Para po sa ating challenge ngayon, naiintindihan po natin na ang kaligtasan po ay para sa lahat. At naiintindihan din po natin na yung kaligtasan na ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ngayon, kung naiintindihan din po natin na ang kaligtasan ay hindi nawawala, ngunit ang tao na nakatanggap ng kaligtasan, paminsan-minsan nakakakalimot at siya po ang umiiwan nito. Ngayon, may sinasabi po ang salita ng Diyos sa Hebrews. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa verse 12 ay sa chapter 12, no? Yun daw pong tao kasi na tinanggap niya yung blessing, pero afterward kumbaga hindi niya binigyan ng halaga. Parang katulad nung istorya ni Jacob at saka ni Esau, na kung saan sinik ni Esau yung blessing kay Isaac, pero wala na. Kahit na umiyak siya, kahit na magsisi siya, hindi niya pwedeng sabihin, sana ibalik natin yung panahon. Sana hindi ko na lang binenta yung birthright ko para doon sa beans. Hindi eh. May mga bagay na talagang hindi mo na pwedeng ibalik eh. Kaya nga sinabi ng salita ng Diyos na ang kaligtasan ay ngayon. Hindi dapat siya ipagpabukas eh. Kung nandun yung opportunity ng salita ng Diyos at nandun yung conviction ng Lord sa puso natin, sabi ng Bible, now is the time of salvation. Ngayon na yung appointed time eh. Wala nang ibang oras eh. Kaya nga, ang sabi dito, for you know that afterward, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. For he found no place for repentance. Kanina nagsimula tayo sa Luke. Ano ba yung talagang sinasabi nun? Si Jesus nangangaral tungkol sa repentance eh. Yun talagang simulain nun eh. Ibig sabihin, bumalik tayo sa Panginoon. Alam ng Diyos kasi na nawawala tayo. At ngayon, nasumpungan na tayo ng Panginoon. Nung narinig mo yung salita niya, dito sa Bible study na to, nandun yung nabuksan ka ulit. Oo nga, nakalimutan ko na ang Panginoon. Kailangan akong bumalik. Katulad nung prodigal son, kailangan pa ba talagang maranasan mo na katabi mo na yung baboy? Kailangan ba talaga nasa terminal case ka na sa hospital bago mo talaga maalala na kailangan ko pala si Lord? Kapatid, habang malakas ka pa, habang nakakapanood ka pa nito, ang tawag doon, ngayon mo gawin yun. Kasi habang may panahon pa, huwag natin antayin yung katulad sinabi ni Pastor Mo na kapag sinaranado yung pinto. Pag sarado na yung pinto, kahit anong gawin mo, wala na. Sarado na eh. Ha? Wala na, katulad nung rich man. Kahit na ano sabihin niya kay Father Abraham, wala na. Huwag po nating antayin na umabot pa tayo sa ganun, saka tayo magsisi. Ngayon tayo magsisi. Kasi ngayon, may panahon pa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang usaping kaligtasan ay nagsimula po ito sa Panginoon. Nung mamatay si Kristo para sa makasalanan. At tayo pong lahat, sabi ng Romans chapter 6, makasalanan. At kailangan po natin ang tagapagligtas. At ang tanging tagapagligtas po natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ha? At ang kaligtasan po para kanino? Para po sa lahat ng nais na bumalik sa Diyos. No? At sino po ang tagapagligtas? Walang iba kundi si Kristo. Only one. Wala pong only two. Only one lang. Now, sabi ng John chapter 15, verse 4 to 5, sabi niya, you have to abide. Abide in me and I in you, sabi ng ating Panginoon. Ano?
pag atin po naranasan po yun, eh kasi po hindi po tayo magbe-bear fruit eh. Hindi po tayo magmumunga kung wala po tayo sa Panginoon. Ang kaligtasan po ay regalo ng Diyos. Regalo para sa lahat ng nais bumalik sa Kanya. Sana po napagpala po kayo ng ating pong programa sa araw na ito at anyayahan po kayo ni Pastor Vic para po sa isang sinner's prayer. Pastor Vic. Tayo po ay manalangin po at hingin po sa Panginoon ang Kanyang kaligtasan. Salamat po Diyos sa mensahe salamat ng kaligtasan ngayong gabing ito. Natutunan ko po Panginoon na ang kaligtasan ay sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Kaya't mula ngayong gabi, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas ng aking buhay. At mula ngayon, ako rin po ay patuloy na maglilingkod sa iyo hanggang sa ikaw ay babalik, Panginoon. Kaya't Panginoon, inaalik ko po ang aking buhay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen po. At in behalf of United Christian Fellowship at sa lahat ng ating mga staff at ating mga manggagawa sa United Christian Fellowship, ako po si Pastor William na nagsasabi po sa inyo, pagpalain po kayo ng Diyos at hanggang sa susunod na linggo. God bless po. Walk with faith in me.